Magandang umaga. Ang nasyonalismo o makabayang pananaw ay tumutugon hindi lamang sa pagiging makabayan, kundi sa pagkakaroon ng panindigan, karapatan, diwa at pakikisangkot para sa lipunan. Layunin nito na maiangat at mapaunlad ang pamumuhay ng isang tao. Kung ang lahat ng mamamayan ay maunlad, sabay na ito ang pag-unlad na rin ng kanyang lipunan. Dahil sa matinding hirap na dinanas ng mga Pilipino, kamay ng mga Espanyol, marami na ang unti-unting nagigising para ipagtanggol ang bayan at kapwa mamamayan. May iba't ibang pangyari sa labas at loob ng bansa na nakatulong para mapukaw ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Yan ang tatalakay ni Alexandra sa Alex Storytime. Makasaysayang araw po sa inyo! It's Alex Storytime! Ang liberal na ideya o yung kaisipan na nagsasabing ang bawat karapatan ay may obligasyong huwag itong abusuhin o maminsala sa karapatan ng iba. Itong kaisipan na ito ay nakarating sa Pilipinas at naghikayat sa maraming Pilipino upang makiisa at lumaban sa pang-api at pang-abuso ng mga Espanyol. Ito ay tinatawag ding Panahon ng Kaliwanagan o Enlightenment. Taong 1834, nang hayagang buksan ang Maynila sa kalakalang pandaigdig. Binuksan din ang daungan ng Suwal, Cebu, Tacloban at Legazpi. Ang kalakalang galyon o ang kalakalan na nagmumula sa Mexico papunta at pabalik sa Pilipinas ang naging dahilan kung kaya't maraming dayuhan ang nagtayo ng mga negosyo sa bansa katulad ng German, French at English. Sa pagbubukas ng mga daungan, umunlad ang ekonomiya ng bansa. Maraming yumaman kaya ang mga anak nila ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa Maynila at Europa. Ito ay nakatulong upang magkaroon ng bagong kaalaman at magising ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng bansa. Ang Suez Canal sa Egypt ay isang artipisyal na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa Mediterranean Sea at Red Sea. Taong 1869, nabuksan ito para sa mga sasakyang pandagat na nagpabilis at nagpaiksi ng ruta sa mga negosyanteng manlakbay. Napadali din ang komunikasyon mula Maynila hanggang Espanya at sa iba pang panig ng Mundigdig. Mula sa sinaunang lipunan na may tatlong uri ng tao, ang dato, Maharlika, Timawa o Alipin ay nabago ito sa panahon ng mga Espanyol. Ang Peninsulares o ang pinakamataas na uri, ito yung mga Espanyol na pinanganak sa Espanya. Sumunod yung mga Espanyol ngunit sa Pilipinas ipinanganak. Ang tawag sa kanila ay Insulares. Ang ikatlong uri naman ay ang mga Mestizo o yung mga Pilipino na nalahian ng Espanyol o Chino na madalas ay mga negosyante at mayayaman. Ang mga mayayaman na Pilipino at yung mga nakapag-aral naman ay tinatawag na Principalia o Estrado. At ang pinakamababang antas naman ay ang mga Indio o ang katutubong Pilipino na naghahanap buhay o nagpapakahirap para sa ikayayaman ng iba. Marami ang naging mabuti ang pamumuhay na bumuo ng pagitnang uri o yung mga mestizo na may kakayahang magpaaral ng anak sa Maynila o Europa. Dahil sa paglawak ng kaalaman ng mga nakapag-aral at pakikisalamuha sa iba, natukoy ang maling gawain ng mga Espanyol na nagpamulat sa damdamin ng mga Pilipino na maalis sa pagkaalipin. Ilan rito ay sina Dr. Jose Rizal, Padre Pedro Pelaez, Padre Burgos, Marcelo H. Del Pilar, Juan at Antonio Luna, Jose Panganiban, Mariano Ponce, Graciano Lopezaina, at Pedro Paterno. Sa pagpapatibay ng dekretong edukasyon noong 1863, ang mga Pilipino ay nagkaroon ng karapatang makapag-aral sa mga paaralang Espanyol. Natuto ang mga Pilipinong magbilang, sumulat, magbasa at makaintindi ng salitang Espanyol na tinutulan ng mga praile dahil sa takot na maaari itong magamit laban sa kanila. Nagkaroon ng magandang epekto ang edukasyon sa mga Pilipino.
Ito ang naging susi upang maghangad sila ng kaunlaran at katagumpayan sa buhay na nagbukas sa diwang nasyonalismo ng mga Pilipino. Taong 1869, ipinadala si Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Naging madali rito ang makuha ang loob ng mga Pilipino dahil sa makataong pamamalakad. Nakikinig siya sa mga hinaing ng mga tao, inalis ang paghahagupit na parusa at pinahintulutan ang malayang pamamahayag. Dahil dito, minahal siya ng mga Pilipino at kinilalang isang liberal na pinuno. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, pinalitan siya ng pinakamalupit na gobernador-general ng bansa na si Rafael de Escuerdo. Mas sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya sa pananakop ng Espanya. Dilim na pangyayari sa kasaysayan, ang isyu tungkol sa sekularisasyon o ang pagbibigay karapatan sa mga paring sekular o paring Pilipino ng kapangyarihang mamuno na mahigpit na tinutulan ng mga paring Espanyol. Pang-api at diskriminasyon ang naramdaman ng mga pari, kaya't bumuo sila ng isang kilusan sa pamumuno ni Padre Pedro Pilaez. Dali sa mga Espanyol na ipatigil ang naging pag-aaklas laban sa kanila at ipinadakit ang mga pinaghihinalaang namumuno daw na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Pebrero 17, 1872, nilitis at ginarote ang 3 pari na tuluyang naggising sa damdamin ng kabansa ng mga Pilipino. Ako po si Alexandra. Hanggang sa susunod na Alex Storytime!